So ngayon, ang aking i-discuss is all about individual differences and learners' interaction, focusing on indigenous people. Bilang isang guro sa hinaharap, layunin itong maintindihan at maipaunawa sa atin kung ano nga ba ang ating mga indigenous people or katutubo. Ito ay nagsisimula sa pagiging aware sa pagkakakilanlan nila, kabilang ang kanilang mga paniniwala at mga nakagawian. Halimbawa, merong isang estudyante na nag-transfer dito sa Manila at galing siya sa isang probinsya or sa isang urban or liblib na paaralan dati. Halimbawa, isa siyang indigenous people or katutubo, or sabihin na natin halimbawa isa siyang ETA. Hindi natin siya dapat pagtawanan base sa kanyang kulay or insultuhin dahil sa kanyang punto ng pananalita. Dahil isa yon sa kanilang mga nakagawian. Dahil ang kultura nila ay ganon. At pinag-preserve nila yon at hindi nila yung pwede basta-basta pwede baguhin dahil pinag-preserve nga nila yung kanilang kultura. So layunin din ng isang guro na maging madiskarte at maging gabay sa pagtuturo. So kumbaga, yung mga estudyante natin, halimbawang tinutukso yung mga iba nilang kaklase dahil may punto yung pananalita or dahil sa kulay, dapat huwag natin hayaan yun na magkaroon ng discrimination sa ating mga indigenous people. So bilang isang guro, kinakailangan din natin na irespeto at igalang yung kanilang pinipreserve na kultura. So halimbawa, yung isang estudyante natin is nahihirapan matuto sa alphabet, for example A. Dapat hindi gamitin natin na term sa kanila is yung apple. Mas gamitin natin yung term na madalas nilang nakikita sa paligid nila dun sa probinsya nila. Nang sa ganon is mas maunawaan nila kung paano bibigkasin iyon. So ang aking next na i-discuss is all about the school and the curriculum. Curriculum designing. So ano nga ba ang curriculum? Ang curriculum ay ang mga paksa na binubuo ng mga kurso ng pag-aaral sa isang paaralan. Ito ay ang backbone ng edukasyon. Ang school naman ay ginagampanan nito ang mga mahalagang tuntunin ng pagpapatupad ng isang curriculum. Pero depende pa din ito sa management ng paaralan. Halimbawa, sa bawat bansa, may iba't ibang curriculum na sinusunod sila. Kumbaga, required to kasi mandato nga. Halimbawa dito is yung sa Pilipinas, required na curriculum sa basic education is the K-12 program. Pero dati, 10 years basic education cycle yung naabutan ko nun. Yung primary saka secondary school lang at wala pa siyang senior high. So ngayon, pinalitan na siya ng K-12 program. Sa pangalimbawa is yung mga private school. Though sinusunod nila yung K-12 program, pero dinadagdagan nila yon, nagdadagdag sila ng iba pang mga subject or paksa. So gaya nga ng sabi ko kanina, depende talaga yon sa management ng paaralan. Pero okay lang yon basta sinusunod nila yung naka-mandated na curriculum, which is yung K-12 program nga. Ganun din naman sa ibang bansa, may mandated sila na curriculum na dapat nilang sundin. Pero depende yon sa pangangailangan ng kanilang society. Dahil kasi dito nakikita kung ano ba yung mga natutunan ng isang estudyante na maaari nilang magamit na makatutulong sa kanilang lipunan. So ayun nga, dapat yung curriculum is naka-align sa kung anong pangangailangan ng isang society. So, ang last na aking i-discuss is all about the UNESCO ICT Competency Frameworks for Teachers. So, ano nga ba ang ICT-CFT or Information and Communication Technology Competency Frameworks for Teachers? So, ito ay naglalayo na mapaunlad ang ating mga kaguruan. Ito ay nakatuon sa lahat ng antas ng asignatura para maging epektibo ang paggamit ng teknolohiya sa ating mga guro at sa ating mga mag-aaral. Maging sa pagpapaunlad ng profesyon sa ating bansa. So ayun, halimbawa is yung mga school natin is nagpo-produce sila ng mga kurso na
kinakailangan sa panahon ngayon na, for example, is wala naman dati. Na halimbawa, yung welding. Yung welding is, dati yung mga vocational course na ganyan is, hindi naman masyadong pinapansin dati. Pero ngayon is, mas kinakailangan na siya ng tao, in demand siya. So, mas binibigyan siya ng toon. So, bali, nakatulong yung framework na ito para mapalawak yung kaalaman ng mga estudyante sa paggamit ng technology. At ganoon na din sa pagpapa-unlad kung paano sila makikitungo upang magkaroon ng komunikasyon sa ibang tao.